Hello, hello, good morning. Good morning sa bawat isa na nandito sa church and sa ating mga manonood sa online at sa bawat isa. Can we all stand up this morning? And you know what? This is a great time para mag-celebrate it kaupa hitaton Ginoo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. And are you glad na dire na kamo masyado harayo hamatag usa? Okay? And feel na niyo tiyo kasapit. And it's been a while that we have been so apart from one another. Ano? And you know what? God is good. Datun kinabuhi. And this morning, let us welcome one another. Pwede na kita mag room around the church. Siguro you can give a fist bump. And siguro hi, a smile. And let us welcome one another. And let us sing the song, Oh How Good It Is. Hallelujah. Pwede ka mag room around. Hi, hello to you, mga kasapit. This morning, parang baka mo that we are celebrating. This is a special day. Dire na ni ordinary nga adlaw, but we are celebrating today, June 5. We are celebrating Pentecostal Sunday. Okay? The whole world, bukos sa kalibutan, the assemblies of God and churches or Pentecostal churches are celebrating the Pentecostal Sunday. Okay? Itaton bukos nga mga kasimbahanan. Now, in the Pentecostal Sunday, we are acknowledging the presence of the Holy Spirit in our midst. Now, because of that, let us read the scripture in Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power. Everybody say power. When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. You know what? God has given us power. Power to what? To witness the goodness of our Lord Jesus Christ. Now this Sunday is not just Pentecostal Sunday, but this is a day we will also remember through communion and ginhimuan aton Ginoo the most powerful thing that we have received, the salvation that is in the Lord Jesus Christ. Now today, let us worship our God in power. Let us worship our God in spirit and in truth. For our Lord is looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Lord, thank you so much this morning. I will worship you, Lord God, in spirit and in truth. And in this church and in the life of your people, your glory, Lord God, will be seen, Lord God, through generations of generations, Lord Jesus. For your power, Lord God, rests upon your people.
and salvation, Lord God, that we have received, Lord, we will also declare, oh God, as witness, you know, of your greatness in our life. Lord, this morning, we will worship you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us worship our Lord this morning. Hallelujah, Palo Christian Church. Hallelujah, give praise to our God. He's worthy to be praised. Because of God's power, we can celebrate today with all our mind, with all our hearts, amen, with all our strength, because He is our good God. And today, we are declaring together that today is the day that the Lord has made. Everyone, sabihan mo, ikaw, ako, we will rejoice in the Lord and be glad in it. Amen. Amen. Are you happy this morning? Kayo po ba'y natutuwa sa umagang ito? Andito tayong lahat, worshiping the Lord, giving Him praise, and giving the glory to our King of Kings and Lord of Lords. Ayuhan, ipataas natin dalawang kamay natin sa Lord. Dalawang kamay, ipalakpak natin sa taas, and let's praise His name. Hallelujah! We give you praise, Jesus. We honor you, Lord, this morning. Hallelujah! We will celebrate you, God. Dahil sa ginawa mo doon sa cross, meron kaming kalayaan to praise and worship you, Lord. Hallelujah! Give you praise, Jesus. Once again, hallelujah! Ay na-encourage mo bawat isa. Pwede ka pong sumayaw. Pwede ka pong tumalon. Hallelujah! We will sing with conviction this morning. Give you praise. Lord, to His name. The greatest day in history. Dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Thank you, Lord. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won today. Shout it on. Come on, church. Jesus is alive. He's alive. Everyone. Rejoice in Him. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never again say. Hallelujah. Forever I am changed because of you, Jesus. Set in that place, we at last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Is that your desire this morning, your prayer? And this joy in perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Happy day, and never be the same.
day today. We can celebrate. Ooh, what a glorious day. For your power. For the freedom, Lord. That you and pray.
every chain, oh God. You have the every touch in your freedom. Your freedom. Awaken alive in life. Jesus, our Savior. Your name lifted high, oh God. You have the great day. Hallelujah. Hallelujah, God. Above it all. Hallelujah, God. Oh, yes, let's just check on. Jesus, you conquered the grave, Lord. Hallelujah. You are alive. You are alive forevermore, Jesus. And in you we have hope, oh God, because you are alive. We have freedom. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are healed in your name, oh God. Hallelujah. We have hope in you, Lord. Hallelujah, we're waiting, Father, sa pagbabalik ng iyong nag-iisang anak, O Diyos, para kumpleto yung salvation na binigay mo sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, we exalt your name. Salamat, Panginoon, that in your name there is power. By your blood, Lord God, kami po'y nilinis na aming mga kasalanan. Nagkaroon kami ng kalayaan. Hallelujah, katagumpayan sa buhay sa bawat araw. Hallelujah, dahil sa ginawa mo doon sa cross, Panginoon. We adore you, Lord God. We exalt your name. Hallelujah, continue to worship you. Hallelujah. Glorify you, Lord God, this morning. Sobrang pag-ibig at yung habag na binigay mo bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. We humbly come before you this morning. We acknowledge, oh God, sobrang pag-ibig mo at yung habag is more than enough to us. Hallelujah. Your word, I will believe.
because of His grace, because of His great love. Ito tayo ngayon sa umaga. Jesus, ooh,
We exalt your name. We exalt your name. God, for your love, for your mercy.
Thank you, God, for saving us. Thank you, Lord, for salvation. Ang lahat ng ito, Panginoon, dahil sa iyo lamang. Dahil ikaw ang Diyos na puno ng habag, awa, pagpapatawad, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Thank you so much, Lord, for your presence. This morning, O God, we lift up your name, Lord. Hallelujah. There's no other name, Lord. There's no other name in heaven and on earth, O God. Hallelujah. Oh, glory to you alone. Hallelujah. Our praises and adoration. Thank you, God. Thank you, God. Thank you for your love. You are a great God. Oh, glory to you alone, our God, our Savior. In Jesus' name, amen and amen. Give God all the glory and honor. Praise God. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Praise God. It's a wonderful day today. It's the first Sunday of this month, June. Napakabilis ang panahon. Amen. Nasa kalahating taon na po tayo. But you know what? God is faithful. Hallelujah. God is amazing. Sabihin mo sa katabi mo, my God is an amazing God. Hallelujah. Come on. And welcome to Palo Christian Church. Palakpakan natin ang bawat isa. Praise God. And for the first time, na parang back to normal. Katabi mo na ang Kristiyano. Siguro sobrang dikit naman. Ano? And sabihin mo, ako'y nagpapasalamat na nakatabi kita sa umagang ito. Come on, sabihin mo yung katabi mo. Praise God. Uy, parang ayaw niyo. And sabihin mo, salamat sa Panginoon, nakatabi kita. Praise God. Oh, kahit naka-face mask pa. And sana darating ang panahon ay balik to the normal ang buhay natin. Ngunit sa umagang ito, welcome ang bawat isa sa Palo Christian Church. Palakpakan po natin. Yung mga first time na nakasama natin sa umagang ito, it's the first Sunday. At salamat sa Panginoon sa mga biyaya. And you know, continue to pray for sa mga outreaches po natin. And last Sunday afternoon, we went to Hilagpad. And supposed to be, kasama natin sila ngayon. Ngunit ay na-trap yung sasakyan nila dahil kinukonkrito yung daan nila. Sinisiminto na. So hindi sila makalabas. But praise God for Pastor Liven na talagang ginamit siya ng Diyos, and we look forward na mayroong sariling church building doon and a congregation. And tomorrow, they start ang isang gawain sa Kantukling, isang DVBS, Daily Bible School sa mga bata, starting tomorrow. Eh? Daily Vacation Bible School. Okay, praise God. Headed by Pastor Harvey and Ma'am Glo. Praise God. Palakpakan natin. And we look forward sa Babatngon. Mayroon na rin. And salamat sa ministry. And also in Pastrana. We look forward na mayroon pang mga barangays and towns na puntahan natin at sa pamamagitan ng kapangyarihan. Yun ang prayer natin kung bakit sabi ko, Lord, payamanin mo ang Palo Christian Church para marami pang mga bayan, syudad na bubuksan natin na maitayo ng mga iglesia para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Naniwala ba kayo? Dahil ang ating Diyos ay amazing. Kaya ng Diyos i-provide ang lahat ng mga pangangailangan. Now, by the way, after our second service, ay bumaba kayo at kumain kayo ng, anong tawag doon? Ha? Supas. And then after that, yung gustong magpatreat ng cystosomiasis.
ay nandoon yung mga doktor at mga nurse natin from hospital na sila yung mag-treat sa inyo. Siguro sabihin mong, ay pastor, wala naman akong naramdamang sakit. You know what? Ito yung isa sa mga ginawa natin sa church once a year na mayroon tayong treatment ng cystosomiasis. Dahil dito sa area na ito, kung kayo'y taga Tacloban, Palutanawan in this area, ay talagang halos lahat tayo ay positive ng cystomiasis. So, please, kahit wala kang nararamdaman, wala namang mawawala sa'yo, just stay with this kung gusto mo. Okay? Amen po ba? Praise God. Amen. Kasi halos lahat yung mga nag-praise and worship dito ay mga may mga cystomiasis yan. And then, pinagaling na ni Lord yan. Okay? Pinagaling na. Praise God. Amen. And salamat sa Diyos. Ang Diyos natin ay amazing. You know, I'm so excited every Sunday to preach with this series, Living an Amazing Life. Talagang punong-puno ng amazing things ang buhay ng Kristiyano. Kung ikay susunod lamang sa Diyos, maranasan mo yung kamangha-manghang bagay na gagawin ng Diyos. I'm so excited every day na ang Diyos ay kumikilos na kahit man siguro sabihin mo, Pastor, punong-puno ng kapighatian at problema buhay ko. Punong-puno ng mga challenges. Pero alam nyo mga kapatid, habang nasa lupa tayo, walang katapusan ang mga hamon at mga problema sa lupa. Ngunit ang Diyos ay mabait at punong-puno ng pagpapala na kahit sa gitna ng mga hamon sa buhay, tayo'y nagtatagumpay. Amen po ba? At napakasarap na sumunod sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. At ito yon, pinag-aralan po natin the 12 principles of an amazing life. Isang 12 mga prinsipyo, alintuntunin ng isang kamanghamanghang buhay. And nasa principle number 9 na po tayo. So tumayo po tayong lahat. Praise God. At ako'y natutuwa at nagagalak na nakasama namin kayo. At praise God. At naniwala ako, kapatid, kaibigan, na ang iglesyang ito ay palawakin pa ng Diyos, padamihin pa ang bawat Kristiyanong mananampalataya na sa katapusan ng panahon ay magre-raise up ang Diyos ng mga leaders, magre-raise up ang Panginoon ng mga milyonaryong Kristiyano, magre-raise up ng mga manager na tapat na maglilingkod sa Diyos, magre-raise up ang Panginoon na i-elevate, iangat niya kayong nasa gobyerno, kayong nasa mga public sectors, iangat kayo ng Diyos. May panahon ang Panginoon na inihanda. Kaya lang, sundin natin itong mga prinsipyong ito. Nasa principle number 9. At ang principle number 9 is humility. Sabihin mo katabi mo, humility. The amazing power of humility. Ang isang kamanghamanghang kapangyarihan sa pagpakumbaba. Ang sabi ng Bible, God gives grace to the humble, but He resists the proud. The amazing power of humility, God gives grace to the humble, but He resists the proud. Father, we thank You this morning. Lord, we come to You with a humble heart, acknowledging, Father, that apart from You, we can do nothing. We are nothing without Your strength, without Your power. But God, we trust. We put our trust in You alone. Dahil Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa amin ng buhay higit sa lahat, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa na habang kami makikinig ng Iyong mga mensahe, mga salita, ay aming ipamuhay, Panginoon. We thank You, Father. We give You glory and honor. Praise and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sabihin mo yung katabi mo ulit.
My God is an amazing God. Praise God. In 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, basahin ko po sa atin. Sabi dito, likewise, you younger people. Ito yung kausap ng Panginoon. Unang-una, kinausap niya yung mga kabataan. Yung mga bata pa. Siguro, physically, at sa bawat isa, sa edad, ay mga bata pa. Itong mensaheng ito ay para sa atin. Kinonsider ko sarili ko na bata pa rin. Ngunit, ay tumatanda na ang ating edad. Dahil mayroon pa rin mas matanda sa atin. Sabi dito, likewise, you younger people. Lahat ng mga younger people, sabihin, amen. Okay. So, mga matatanda halos ang sumagot din. Sabi dito, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Praise God. Lahat ng mga may edad na at mga matatanda, sabihin, amen. Ayan, yung mga elders natin, yung may mga edad na. Sabi dito, submit yourselves to your elders. Yes, all of you. But hindi lang sa mga young people, hindi lang sa may mga batang edad, kundi sabi ng Biblia, yes, lahat po tayo, all of you, be submissive to one another. Napakagandang mensahe ang salita ng Panginoon. Sabi niya, unang-una, kayong mga kabataan, kayong mga young people, submit to your elders. Kailangan kayong magpasakop. Kailangan kayong sumunod. Ngunit, sabi niya, hindi lang sila, kundi lahat po tayo. Naririto, matanda man, bata, kailangan tayong magpasakop sa bawat isa. Submissive to one another. And be clothed with humility. Wow, ang ganda nito. Sabi niya, kailangan isuot natin ang pagpakumbaba. The original context of this, ang sabi doon, pag sinabing clothe yourselves with humility, ay ibig sabihin ay isuot natin ang damit ng pagiging servant. Clothe yourself the apron of being a servant. Yon ang kasabi doon sa original, na ang bawat isa sa atin ay dapat isuot natin ang isang damit ng mga alipin or isang servant. Sa panahon ni Pedro nang isinulat ito, ang mga servant or ang mga alipin ay mayroon silang nakakaibang damit. Hindi katulad sa atin, may identification. Sa atin ngayon, ang apron ay isinusuot lamang sa mga nagluluto. Sa mga nasa kusina, pag malaman mong, ay, tagapagluto yan kasi nagsusuot ng ibang damit. Dito, ang sabi ng Diyos na isuot ninyo ang damit bilang isang damit or damit ng pagiging alipin or isang servant, isang tagapaglingkod. Bakit sinabi niyang isuot natin ang pagiging alipin, ibig sabihin ang pagpakumbaba. At hindi lang yun, sabi niya, for God. Bakit kailangan nating isuot ang suot ng pagiging alipin or pagpakumbaba? Because the reason of this is, sabi niya, for God resists the proud. But the good news is, God gives grace to the humble. Amen? May isang prinsipyo ang Diyos na hindi pwedeng baliin, at prinsipyo pa ito ng Panginoon. He hates the proud. Agalit na galit ang Diyos. In fact, sa other translation, kinamumunhian ang Diyos ang taong mapagyabang, ang taong mapagmataas, ang taong akala niya in magaling siya sa sarili niya. Bakit kaya? Ano ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang kasabi ng Biblia? Now, but first of all, the first thing kung bakit ipinipreach natin ito, siguro marami, mayroong akong isang kausap, sabi niya, Pastor, di ba ngayon ay panahon na ng grasya? Hindi na kailangan yan. Ang importante, Pastor, masiguro lang ako sa aking kaligtasan. Kapatid, wala pa po tayo sa langit.
nandito pa tayo sa lupa. Ang gusto ng Diyos na mamuhay tayo, yun ang rason kung bakit nandito tayo. Dahil ang purpose ni Lord ay matransform tayo into the image of God, into the image of Jesus Christ, na para hindi mabaliwala ang pagtawag ng Diyos sa atin bilang isang mga alagad ni Kristo. Because in verse 6, sabi niya dito, okay, in verse 6, therefore, wow, sabi niya, ito yung kailangan. Therefore, humble yourselves under. Now, ito yung napakaganda. Ang basihan at ang tunay na pagpakumbaba, kapatid, ay magpakumbaba, magpasakop tayo under the mighty hand of God. Why? Because He will exalt you in due time. Sa tamang panahon, iaangat ka ni Lord. Yung mga nagpakumbaba, iaangat ni Lord. Ang nagmamataas, ibabagsak ni Lord. So yun ang ayaw natin. Amen? Gusto ba nating iangat tayo ng Panginoon? I believe bawat isa sa inyo, pag sumunod tayo sa prinsipyo ng Diyos, bawat isa, ipopromote. Dahil ang promotion ay galing sa Diyos. Maniwala kayo, sabi ng Bible, promotion comes from the Lord. Galing sa Panginoon. Ang napakaganda pag si Lord ang mag-promote sa atin, walang sabit yan. Now, ang sabi pa ng Colossians, ito yung kailangan kung bakit kailangan natin. Bakit kailangan natin itong prinsipyong pagpakumbaba? Why we need humility being a Christian? Dahil, sabi ng Colossians chapter 3 verse 12, ang sabi dito sa Colossians chapter 3, since you had been called, chosen by God who has given you this kind of new life. Alam mo, yung napakasarap pag may bagong buhay. Di ba? Napakasarap pag mayroon tayong bago. Bagong damit, bagong pantalon, bagong sapatos, lahat, bago. Itong binigay ng Diyos sa atin na bago, hindi ito ukay-ukay. O, hindi ito second hand, but a brand new life. Amen? Di ba, napakasarap pag bago? Mabango. Di ba? Mabango ang isang bagong damit. Yun ang buhay natin. Sabi ng Biblia, the reason kung bakit isuot natin itong pagpakumbaba bilang isang Kristiyano. Bakit ganito na lamang ang pagtawag ni Lord sa atin? Because, sabi niya, you have been chosen. Pinili ka ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Hindi ka lang basta-basta na ganito na lang. Tinawag ka ng Panginoon who has given you this new kind of new life. And because of His deep love and concern for you. Alam mo, napakasarap. Hindi lang sobra kang mahal ng Panginoon. He's so concerned sa buhay mo. Grabe. Talagang tinutugon ni Lord lahat ng mga pangangailangan. So, anong gawin natin? You should practice tender-hearted mercy and kindness to others. So dapat pala ito yung isuot natin. And then anong sunod? Don't worry about making good impression on them, but be ready to suffer quietly and patiently. Be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Huwag tayong magkikim-kihim ng mga galit. Hindi yun ang dinisenyo ni Lord. Dapat ang puso natin punong-puno ng pag-uunawa, pagmamahal. Amen. Walang nag-amin. Dapat ang puso natin. Maraming bisis tayo nasaktan. Maraming bisis tayong nangihina. Maraming bisis. Ito kasing ating puso ay napaka-sensitibo. Madaling nasaktan. Madaling luluha. Alam mo, this week, halos araw-araw mayroon akong kina-counsel. Habang may fellowship dito, noong nagpunta kami ng Thursday sa So Good, God has used us to counsel isang milyonaryo.
isang dating board member ng Southern Leyte ay nakausap ko. And thank God, ginamit tayo para mag-pray sa kanya. Dahil siya ay nagkaroon ng depression. Siya ay nagkaroon ng medical gamot para gamutin ang kanyang sobrang kalungkutan sa nangyayari sa Odette. And habang kami nagpipray, he was crying. I was crying also. And sabi niya, nawala na ako ng pag-asa, Pastor. Dahil nawala sa akin ang million. Pero sabi ko, Sir, pira lang ang nawala sa'yo. Buhay ka pa. May Diyos na magbibigay sa'yo ng bagong kalakasan. Amen. So praise God, ginamit tayo. Alam mo, ito yung dahilan. Dahil maraming mga taong nalulungkot. Sobrang lungkot sa mga nangyayari. Alam nyo ba, last week, ay mayroon ding na ibinalita na nagbigti na isang young people. Last Sunday, kausap ko bago nag-start ang first service, na isa sa mga nag-attend dito ay na-depressed din siya. Dalawang bisis na gusto na niyang tangkain ang kanyang buhay. Alam mo kapatid, may pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit sa gina ng mga pagsubok, may Diyos na concern sa atin. May Diyos na nagmamahal sa atin. Siguro nakita mo ang sobrang hirap. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Sa Diyos, mayroong kang pag-asa. At sabi dito, dapat hindi mapuno ang ating puso ng mga pagdadamdam, galit, puot. But, sabi dito, you must forgive. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Most of all, let love guide your life. Then the whole church will stay together in perfect harmony. Ito yung mga minsan gusto ng Diyos sa atin. The principle of an amazing life is humility. One of that is humility. Yung pagpakumbaba. Ano bang ibig sabihin ng humility? Sabi ng dictionary, not proud or haughty. Oh, of course, hindi siya mayabang or hindi siya mapagtaas pag tumingin. Yung haughty eyes, yung sabi ng Proverbs. A haughty eyes ay ang ibig sabihin yung ano yung pang nakatingin na tinitingnan ka mula ulo hanggang paa. Tapos habang tinitingnan ka, tinitigan ka, tapos tinitingan. Para bang tinitingnan. Minsan tinitingnan yung brand ng damit mo. Tinitingnan kung anong brand ang pantalon mo. Parang akala natin, pag sikat ka na, pag branded ang damit mo. Di ba? Kasi minsan, akala natin sikat tayo. Ang sinuot nating jacket ay Adidas. Ang ating pantalon ay Adidas. Ang ating sapatos, Adidas din. Tapos nagkalo ka pa ng baliktad na Adidas. Pero yung mukha, okay, wag na. Sabi nila, parang Judas. Wag naman. Eh, parang mahirap. Wala sa damit yan. Wala sa klase at brand ng sinusuot mo. Ang dapat makita ng Diyos ay ang ating puso. Amen? So, not arrogant or assertive. Yung naging arrogante na akala natin tayo lang ang magaling. Now, there's another meaning na nakita ko about humility. Sabi niya, humility is often characterized as genuine, grateful, or gratitude and lack of arrogance. Yung pagpakumbaba ay isang kategorya na mayroon siyang tunay na ang puso niya ay mayroong punong-puno ng pagpasalamat. Alam mo, madali mong malaman ang tao pag siya'y mayroong kunting kayabangan. Kunti lang naman. Pag ang tao ay punong-puno ng pagrereklamo, ang tao ay punong-puno ng ang lahat na lang nirereklamo niya. For example, pumupunta ka sa isang restaurant. Pagpasok mo, panay, criticize ka. Anong klaseng restaurant ba to? Bakit wala? Kapatid, tandaan mo, hindi mo restaurant yan. Nakikain ka lang.
akala mo, karapatan mong magreklamo dahil nagbayad. Now, for example, marami mga tao panay reklamo. Sabihin nila, oh, bakit Panginoon umuulan? O, di ba? Reklamo tayo. Now, bakit umuulan? Tapos biglang umaraw at mainit, nagreklamo tayo. Kapatid, sabi ni Lord, bakit ka nagreklamo? Ikaw ba'y may-ari ng ulan? O, di ba? Akala natin may karapatan tayo na panay tayo reklamo. Alam mo bakit? Kasi nakalimutan natin na ang puso natin ay punong-puno na pala ng kayabangan. Amen. Nagre-reklamo ka kung ano nangyari. Sinisisi mo kung sino-sino. Kaya akala mo karapatan mo. Kapatid, hindi dahil sa karapatan na mayroon ka, dapat unawain mo na ang puso mo, yan ba ay tama pa? Amen. Madali tayong mag-react. Madali tayong magalit. Kasi akala natin na wala na ang karapatang mayroon tayo. Pero ang totoo niyan, na wala na ang kabutihan, siguro na akala natin nandito na pala, unti-unti na tayong dinala sa pagiging mayabang. Pero ang Diyos, tandaan mo, sabi niya, He gives grace to the humble. He resists the proud. There's another meaning. The biblical meaning of humility. Ito yon. Humility is recognizing the magnificent power of God and trusting Him completely. Wow! Humility is recognizing the magnificent power of God. Ano ibig sabihin niya? Ang pagpakumbaba ay kinikilala mo na makapangyarihan higit sa lahat ang Diyos. At nagtitiwala ka sa Kanya. Ibinigay mo ibuhay sa Kanya lahat na inaangkin mo, Lord, kung wala ka, wala talaga ako. Next Sunday, pag-aralan natin the reason why God resists the proud. This is part one. And siguro until part three, hindi natin alam. Pero ang Diyos, itong mensaheng ito ay para sa lahat. Hindi lang para sa inyo, hindi para sa amin. Alam mo, minsan madali sa isang tao, lalo na pag may katungkulan ka na. Ito yung temptation na maging arrogante ang mga taong nasa kapangyarihan. Umangat tayo. At yung palagi kong sinasabi sa mga estudyante sa Bible school na nagpapastor, sabi ko, huwag niyong hayaan na umangat kayo kahit half inch lang from the ground. Because the moment that you are elevated from the ground, you are easily fallen. Pag wala ka na sa ground, hindi ka na nakaapak sa lupa, madali ka nang matumba. At dahil sa pagiging mayroon na tayong title, for example, managkaroon ka ng promotion. Ang pangalan nung una ay simple lang, Pastor Anisito Canduli. Pero dahil sa promotion dinagdagan, mayroon ka ng LMWD or PHWD. And then, umpisa ka ng umangat. Mayroon ka ng mga tauhan na dinadala. Tapos bigla na lumaki na ang ulo mo. Akala mo, ikaw na. Yes, ikaw na nga. Pero hindi ibig sabihin na inilagay ka ng Diyos dyan para gawin mo at maging arrogante tayo. Kundi ibinigay ni Lord doon kung paano tayo inangat ni Lord, mas lalo tayong magpakumbaba. Dahil ang lahat ng yon ay galing lamang sa Diyos. Alam niyo, sabi ko sa mga pastoral staff, this is the temptation na pag ikaw ay mayroon ng title, pag ikaw ay mayroon ka ng ganito, sabi ko, naunawaan ko na ngayon kung bakit rise and fall ang leaders. Habang pinag-aralan natin ang mga character, ang mga nangyari sa buong mundo, sa mga sikat na mga leader, kung bakit sila bumagsak, ang isang dahilan, dahil nag-umpisa ng lumaki ang kanilang
utok ang ilang utak. Lumaki na ang kanilang ulo. Nakalimutan nila na tao pa rin tayo. At kailangan pa rin natin ang Diyos. Amen? Ayun. Next Sunday, I will use an illustration in the Bible. Paano siya naging mayabang? Dahil sa umpisa, ay walang-wala siya. Ngunit ipinupromote siya ni Lord. Mga hari sila. Mayroon ding ordinaryo na nag-umpisa. Pinupromote. Kapatid, pinipreach ito ng Diyos sa atin. It's a warning. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na maayos buhay natin. Hindi ito pinipreach para siraan tayo. Kundi gusto ng Diyos na maging maayos tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Naniwala ako, hindi lang yon ang aabot na promotion at kalagayan ng buhay nyo. Nakita ko na dito at nasa taas, iaangat gawin kayong milyonaryo. Gawin kayong mga iaangat kayo ni Lord. Amen? Gawin kayong nasa, kasi pangako ni Lord yan. I will make you a head and not a tail. Pangako ni Lord yan. Kaya lang, huwag tayong umangat sa sarili natin, kundi nakakapit tayo sa Diyos. Pag nakaangat tayo, nasa Diyos tayo, Lord, ikaw ang rason kung bakit nandito ako. Amen. Ganun din kami, mga pastor. Kailangan din namin na kung nakita nyo ang pastor nyo ay yumabang na, yun nga, kailangan namin ng prayer ninyo. Na pag nakita nyo, pastor, parang lumaki na ang tinga mo. Well, wala na kayong magawa dyan. Normal ito. Okay? Pastor, lumaki na ang ilong. Wala na tayong magawa. Normal yan. Pero pag sinabing lumaki na ang utak mo, well, kailangan na ng medication yan. Diba? Kailangan na ng prayer. Ito yung kailangan natin. Then, humility, ito yung napakaganda. Humility values others above yourselves. You value others above yourselves. Akala mo, mas mahalaga ka kaysa iba. Humility is not demeaning and thinking poorly of yourselves. Hindi yun. Kasi mayroong akala natin ang pagpakumbaba ay ganito. Yung bang, kasi yun ang tinuro ng mga magulang natin nung una. Diba? Grabe nung una ang disiplina. Pag ikaw bata at may bisita, dapat nasa sulok ka lang. Huwag kang sumagot, huwag kang makisali sa usapan ng mga matatanda. Yun ang turo nung una. So pag may bisita, yung mga bata nasa gilid lamang. Tapos nagre-reklamo, kailan pa kayo uuwi ito? Oh, diba? Tapos ayaw. Yung iba naman, sobra akala natin napakabait. Kasi pag nasa daan, akala natin humble. Kasi ganito. Di ba? Yuko tayo. Kasi may nag-usap. Yuko. Huh? Tapos paglampas, maaram na nga. Ada pagkudabot nga nag-restore. Ah, diba? Akala natin napakumbaba. Pero mayroon palang ano. Di ba? Pwede namang sabihin, ay excuse mo, excuse. Dadaan po ako. Yan. Yeah. Di ba? Hindi ibig sabihin. Yung iba naman, sobrang mahihain. Alam mo ba yung pagiging mahihain ay ang likod niyan ay pagiging hambog din. Yung sobrang mahihain, ayaw ko. Hindi ko. Man. Wala akong. Man. Sila lang ang meron. Tapos pag nandoon na, sasabihin, waray talaga. Kung ako itada ang tadida, oh, diba? Kasi akala natin, hindi ibig sabihin minaliit mo sarili mo at inisip mong walang-wala ka. But humility is trusting God. Na kung sinabi ni Lord, gawin mo to at ginawa mo. Pag pumalpa ka, okay lang. Dahil ganyan naman talaga, tinatanggap mong pumalpa ka. Ibig sabihin, nagpakumbaba ka sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Naintindihan ba natin? Now, ito yun. But, ano naman ang pride? Sabi naman ng dictionary, ang pagiging pagmamataas, the quality or state of being proud. Na nasa kalagayan ka, nasa akala mo'y napakayabang, akala mo'y ikaw na, napakagaling mo. Inordinate self-esteem and conceit. Akala mo'y ikaw na ang magaling. Pag wala ka, hindi magawa yan. Oh. Ito yung isang illustration. Ako'y mahilig sa basketball.
ang pinakaunang, alam mo, maraming mayabang sa basketball. Oh, makita mo doon, pag nakashoot, mas unang tatakbo yan. Tapos mapalakpak ang mga tao at sasabihin, wow, galing-galing mo. Kung wala ka, talo kami. Tapos sasabihin ng player, siyempre. Pag matalo, sasabihin, oh, kasi hindi ako pinasok eh. Akala mo, ikaw na. Nakalimutan mo, yung basketball ay 12 members of one team yan. At mayroon pang dalawa or tatlong coach. Minsan, ang hindi na-recognize natin, yung plano ng coach. Ang plano ng inyong nagpa-plano paano kay manalo. Pero alam mo, sa basketball, walang nanalo na nag-isa. Lahat kayo dapat sama-sama. Diba? Akala natin, katulad din sa mag-asawa, akala natin, mas magaling ka kaysa asawa mo. Alam mo ba, na pinagtagpo kayo ng Diyos, not to compete each other, but to complete each other. Amen. Kasi ganito yan, ang mag-asawa ay may kulang yan. Kung hindi lalaki, hindi totoong mas magaling ka sa katabi mo. Yung katabi mo ngayon, hindi totoong mas magaling ka. Mayroon din siyang kakayahan na wala ka. At mayroon ka rin kahinaan na kalakasan niya. Ganun sa mag-asawa. Bawat isa sa atin ay may kulang. Pareho tayo, zero. Ikaw naman, nag-asawa ka rin ng parehas kulang. Tandaan mo, nung ikinasal kayong dalawa, nagsama kayong parehas at magiging naging kulang-kulang. Diba? Nagsama yung dalawang kulang, ito'y kulang, nagsama ng mga kulang-kulang. So you cannot expect na ganito magandang buhay. At yun ang rason kung bakit dapat number one ang Diyos. Dahil kung number one ang Panginoon, yung husband ay zero, yung wife ay zero. Pero dahil si Jesus ang number one, perfect ang relationship niya. Hindi totoong mas magaling ka sa wife mo, mas magaling ka sa husband mo. Hindi, Pastor, yung husband ko, walang alam yan. Hindi totoo yan. Dahil hindi sa pamamagitan ng nakuha mo o anong naabot mo, kundi bawat isa ay may kakayahan. So dapat tayong magpakumbaba at isipin. Ang sabi dito, ito pa, pride is the feeling that you are better or more important than other people. Yung pagiging hambog ay akala mo'y mas magaling ka kaysa iba. At akala mo, ikaw lang. Sabi ng isa, di ba Brad, ako na ang pinakagwapo sa ating universidad? Di ba Brad, ako na ang pinakamatalino? Ako na ang pinakamatangkad? Sabi ng kaibigan niya, yes, ikaw na. Ikaw na lahat ang pinakamayabang. O, di ba? Minsan akala natin, tayo lang. At ito pang matindi. Pride is a sense of the respect that other people have for you and that you have for yourselves. Na akala mo'y mayroong kang karapatang, ikaw lang ang igalang. Dahil ikaw lang ang kagalang-galang. Bakit yung katabi mo, hindi ba yung kagalang-galang? Nakalimutan mo na ang pilido niyan ay kagalang-galang. Ah. Yun, dapat maintindihan natin. Bawat isa sa atin ay walang-wala kung wala ang Diyos. So hindi pwedeng ipagyabang natin. Kahit ano kagaling, kahit ano ka siguro ka matalino, dahil bawat isa ay ilalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Now, there are different kinds of pride. Bago tayo magano, there are different kinds of pride. Na siguro marami yan, pero ito lang ang inilagay ko. Na sana magiging halimbawa natin at magiging salamin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Na dapat pala hindi tayo ganito. Ang iba naman sa atin siguro ay unti-unti nang
naabot ito na akala natin magaling na tayo. Una, yung tinawag na social pride, where you belong. Now, for example, you belong in one social group. Ganito kami. Ang aming grupo ay under kami ng grupo ng mga tigre. Sabi naman ng isa, ay wala yan. Kami ay grupo rin kami ng mga leon. Sabi naman ng isa, hindi mo ba alam na kami ay grupo ng mga buhaya? O, tingnan mo damit namin, puro buhaya. O, diba? Pero wala yan sa grupo. Hindi pwedeng ipagyabang natin kung anong grupo mayroon tayo. At tulad ng church natin, hindi natin ipinagyabang. Now, by the way, ang Assemblies of God, gusto kong sabihin sa inyo, sa survey ng 2020 survey, na ang Assemblies of God, pero hindi nyo narinig ito, na palagi nating sinabi, ang Assemblies of God sa the whole mundo, the whole world, ay mayroon ng 70 million members in the whole world today. Napakarami. 70 million members in the whole world ng Assemblies of God. Pero never nyong narinig na, wow, magaling ang Assemblies of God. Magaling itong mga ano. Wala. Kasi hindi sa denomination, hindi sa social group, kundi dahil ito sa habag at awa ng Panginoon. Amen po ba? Yung iba naman, pinagyabang natin yung spiritual pride. May tinatawag na spiritual pride. Self-righteous. Mas banal ako kaysa inyo. O, di ba? Dahil kasi tinuruan tayo, pag nasa church tayo, dapat banal. Holy. Hindi ako lilingon. Pero pag uwi sa bahay, kung ano kabanal sa iglesia o sa simbahan, ganun din kadimonyo sa bahay. Di ba? Wala, kapatid. Kung ano tayo sa bahay, ganun din tayo dito. Ganun din tayo sa trabaho. Bakit? Dahil suot natin ang pagpakumbaba. Amen. We are clothed with humility under the hands of God. Ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. So hindi pwedeng mabait ka sa iglesia, mabait ka sa simbahan, sa loob ng simbahan. Dahil sa sobrang bait ka, akala mo'y banal na banal. Pero paglabas sa simbahan, pagsakay sa tricycle, Mano, yatid mo ako! Nakalimutan mong alam pala niyang galing ka sa Palo Christian Church. Nakalimutan natin. Di ba? Amen. And you see, amen. Kapatid, yun ang isa sa mga bagay kung bakit pinipreach natin. Akala din natin financial pride na kung anong mayroong natanggap ka. Oh, akala natin may karapatan tayo dahil milyonaryo na ako, bilyonaryo na ako. Oh, pero kapatid, wala yan sa angki ng kayamanan na mayroon tayo. Dapat kung ano ka kayaman, dapat ganun din tayo na nagpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang lahat ng kayamanan, kung wala ang Diyos, ay wala rin yan. At ang katotohanan yan, kahit damitan ka pa ng ginto mula ulo hanggang paa, pag mamatay ka, iwanan mo rin yan sa lupa. Amen? Isa pa, yung political pride. Akala natin, yung ating grupo, itong politikakong ito, ay ito na ang pinakamagaling. Bakit hindi yan ang nanalo? Bakit si Mayor ang nanalo? Bakit hindi? May kausap akong isang pastor, sabi niya, alam mo pastor, ito yung hamon sa amin dahil hindi nanalo ang aming kandidato, so may mangyayari sa aming bayan. Sabi ko, kapatid, hindi yun ang panalangin ng Kristiyano dahil wala sa political group ang ating pag-asa, kundi na kay Kristo. Nasa Diyos. Amen? Mayroong akong nabasa sa Facebook, sabi niya, bakit pa hindi tinugon ni Lord ang aming panalangin? Nagkakamali ang mga tao sa Pilipinas, hindi nanalo ang aming grupo, sayang lang ang aming prayer. Ang sabi ko, kapatid, hindi ko naman siya sinagot, pero sabi ko sa sarili ko, bakit ikaw lang ba ang Kristiyano sa Pilipinas? Huwag nating ipagyabang kung anong grupo mayroon tayo. Dahil lahat po yan ay hindi natin alam, si Lord lang ang nakakaalam. Huwag nating ipagyabang.
sexual pride, yung good outlook, akala natin na yung appearance, yun nga maraming nagkadarapa, pumunta tayo sa gym para lumaki yung mga machong-macho. Akala natin pag machong-macho na tayo, wala yan. Noong una, ikaw ay Mr. Clean. Pero pag tumanda ka, chitae ka na. Ganun ang katotohanan. Yung mga dalaga naman, na dahil sa sobrang, dahil akala nila sila na yung pinakamaganda, sila yung Miss Universe. Alam mo, palitan nyo na kung kayo ay akala nyo sa dahil sa kagandahan, ay napakayabang mo na dahil ikaw yung pinakamaganda. Hindi na Miss Universe ang title mo, kundi ikaw na si Miss Buwan sa ilalim ng puting araw. O, di ba? Ikaw na yon. Pero, akala natin, yung mga dalaga sa sobra nila, akala ay sobrang yabang dahil maganda sila. Tandaan mo, ngayon, ikaw ay isang ubas. Grips na grips ka pa ngayon dahil batang-bata ka pa. Pagtanda mo, nagiging pasas ka na. Di bali, grips pa rin, kaya lang resin na. Diba? Kasi lahat yun ay kukupas. Hindi pwedeng ipagyabang natin yan. Amen. Hindi dahil sa maganda ka ngayon, bukas, pag namatay tayo, pari-parihas lang, ang mukha natin at wala nang laman, puro na lang buto. So huwag tayong magyabang. Amen po ba? Minsan, yung educational pride, increasing our degrees, ang mga title natin, kapatid, hindi ibig sabihin na mayroong kang naabot na kurso at magaling ka nito na imamaliitin mo ang walang grado. Dahil hindi totoo yan na dahil sa naabot mong kakayahan, pinag-aralan mo, ay magaling ka at successful. Marami ring walang degree sa buhay ay naging successful at naging maayos din sila. So hindi pwedeng ipagyabang natin yan. Dahil ang lahat ng yon ay biyaya lamang ng Diyos. Amen! Yun ang dapat natin. Intellectual pride. How much you know. Akala natin tayo ng pinakamagaling. Hindi totoo rin yan. Dahil ang akala mo lang, yun nga nung habang nag-aaral, sabi ko, the more I study, until now, nag-enroll pa rin ako ng online. I want to upgrade, especially the leadership at sa mga kailangan. So, nag-aral ako online, kaya lang naputol last 2 weeks ago dahil hindi ko na na-submit ang aking mga requirements. So, sayang. Pero alam mo, the more akong nag-aral, the more kong nalaman na wala pala akong alam. Kasi sabi ko, bakit ngayon ko lang ito natutunan? Bakit hindi ko natunan 15 years ago, 10 years ago? So ito yung katotohanan, kapatid, na kahit anong naabot nating karunungan, wala pa rin yan sa karunungan ng Diyos. O kailangan nating magpakumbaba. And din ito, insan, nasa ating kulay. Akala natin dahil puti ka, ikaw na ang pinakamaganda. At pag makatabi ka ng itim, parang ang dumi-dumi nila. Nagkamali ka, kapatid. Dapat kayong magpasalamat, kayong mga puti, na mayroong mga itim. Kasi kung walang itim, hindi ma-identify na kayo pala'y puti. Diba? Oh, yun ang katotohanan. Oh, amen. At tandaan mo, hindi sinabi sa Bible na white is beautiful. Ang sabi sa Bible, black is beautiful. Kaya lang, wag nating dagdagan kasi too much black is charcoal. Yun ang mahirap. Diba? Hindi rin pwedeng gamitin natin. Minsan may racial pride tayo. Ayun ang nangyari sa ibang bansa. Mayroong discrimination sa kanila sa kulay. Pag itim ka, alipin ka. Pag puti ka, ganitong buhay mo. Sana wala yan. Hindi yan alisin natin. Wala na yan sa Kristiyano. Nangyari yan sa panahon nila ni Pablo, sa panahon nila ni Jesus.
na ang mga Hudyo at mga Intil, nagkakaiba-iba sila. Ngunit sabi ng Bible, walang pinapaniga ng Diyos. Mahal ng Panginoon ng lahat ng kulay, itim, pula, yellow or ano ka. Dahil bawat isa ay mahalaga sa harap ng Panginoon. Kailangan lang natin magpakumbaba sa Diyos. At hindi lang yun, theological pride. Ito para sa aming mga pastor. Na akala namin kami lang ang pinakamagaling mag-interpret ng Bible. Na akala natin, may mga pastor na akala nila sila lang ang magaling at memoryado pa nila ang Biblia. Itanong mo kay Pastor Sito, hindi totoo yun. Dahil hindi totoong siya lang ang binigyan ng wisdom ni Lord. Tandaan mo ang Bible na ang Biblia ay nagkaroon ng 66 books. And there are about more than 40 writers in different places and in different years. At iba-iba ang pangungusap ng Diyos. So hindi mo pwedeng sabihin, siya lang ang magaling. Minsan nasa amin yan. Yung theological na akala mo, ikaw lang ang magaling. Yung pastor ninyo, walang alam yan. Hindi totoo din yan, kapatid. Dahil bawat isa ay ginagamit tayo ni Lord sa iba-ibang pamamaraan. Amen? At hindi mo pwede, ito naman, prophetic pride, na akala natin, wow, magaling yung pastor na yan, magaling yung leader na yan, dahil siya lang ang nakakaalam kung anong mangyari sa susunod na mundo. Hindi totoo yan. Dahil ang bawat isa ay may kakulangan pa rin. Kung wala ang karunungan ni Lord, wala rin tayo. Amen. Yun ang rason kung bakit the Lord hates those who are proud. And you can be sure He will punish them. You know what? Next Sunday, I will continue to discuss this. And I pray, kapatid, at ito yun sabi ng Biblia. I will conclude. In Colossians chapter 3, verse 12. Sa Tagalog, sabi dito, kaya nga, ito yun, ang conclusion natin. Marami tayong ipinagyabang. Kala natin, pamilya natin ay minsan palagi nating naririnig nyo. At minsan mga anak biktima, ikaw lang ang nagbibigay ng kahihiyan ng ating pamilya. Hindi mo ba alam na ang pamilya natin ay nirerespetong inagalang? Alam mo pa kapatid, tapos itinakwil mo anak mo dahil lang sa apelyido, pangalan at garbo ng pamilya niyo. Nakalimutan mo, mahalin tanggapin kahit sino pang nagkakamali dahil lahat tayo ay hinabagan lang ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Kaibigan, kapatid, ang kailangan natin ay mapuno ang ating puso ng habag. Dahil tayo'y hinabagan lang ng Diyos. Mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasinsya. Anong sunod? Yes. Verse 13, please. Magpasinsya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Tumayo po tayong lahat sa umagang ito. Mga minamahal kong kaibigan, kapatid, mga magulang, ito'y mensahe ng Diyos para sa atin. And even those who are watching right now, the amazing power of humility, God gives grace to the humble, but He resists the proud. Sa umagang ito, ito yung dahilan. We need to search our hearts. This principle, hindi ko to mensahe. Mensahe ito ng Diyos sa atin. Pinili ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinili tayo.
minahal. Gusto ng Diyos maging maayos buhay. Ayaw ng Diyos na He will hate us. He will resist us. At gusto ng Diyos na maranasan natin ang Kanyang habag. That you will experience an amazing life. This morning, we will celebrate the communion. Ito'y isang ehemplo kung bakit dinalik-balikan natin ito. Practice po natin sa iglesia every first Sunday to have communion. Because ang unang mensahe nito ay nagpapahiwatig at nagpapaliwanag sa atin ng isang example na ang Diyos mismo ay nagpakumbaba sa Kanyang sarili para mabigyan tayo ng kalayaan. He humbled Himself and willing to offer His life and died on the cross for us because He loves you, He loves me so much. Bawat isa naririto, mahal ka ng Panginoon. He wants to give you grace. He wants to bless you more than what you think. But we need to humble ourselves before Him. Recognizing God that apart from Him, we can do nothing. Everything that we have, lahat ng bagay na mayroon tayo, yun ay habag lamang ng Diyos sa atin. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23, it says, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup and saying, 'This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, a remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" You know what, church? As I said, Jesus is the best example how He humbled Himself, willing to submit to the plan of His Father, to obey, willing to sacrifice Himself for us, para sa'yo, para sa akin, dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na maging maayos ang buhay natin, kailangan natin pakumbaba natin ang ating sarili at sabihin, "Panginoon, walang wala ako kung wala ka. Lahat ng mayroon ako, it's only by your grace, Lord. It's only because of your grace, because of your favor. It's not about me, Lord. It's about you." Hawak niyo ang bawat tinapay. Symbolizes the body of Christ. Ito yung pinakamagandang illustration how He humbled Himself. And He offered His life willingly to suffer and die. Hindi madali yung ginawa ni Jesus sa cross. Lahat ng mga injustices, ngunit tiniis ng Diyos para malaman mo at sabihin sa iyo na ginawa niya ito dahil mahal ka ng Panginoon. Kung hawak mo ang tinapay na ito at manalangin ka, sabihin mo sa Panginoon, "Panginoon, patawarin mo ako kung mayroon mang pagyayabang sa puso, mayroon mang pagmamalaki, paghahambog, Panginoon. Patawarin mo ako, Diyos. Linisin mo ang aking puso.
na maging tulad ako sa iyo, Panginoon. Everyone, kung hawak niyo ang tinapay, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa dakila mong biyaya sa bawat isa sa amin. Na tiniis mo ang hirap para sa amin. Nagpakumbaba ka, Panginoon, para bigyan kami ng pag-asa, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, Panginoon, habang kami mag-partake itong tinapay na ito, maranasan namin ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal, at ang pag-asang ibinigay mo sa bawat. Bless each one of us, Father. This is my prayer and declaration in Jesus' name. Amen. Lahat po na may tinapay, sabay po natin kainin. Ganun din itong cup na to. This is just an ordinary juice. Symbolizes the blood of Jesus Christ. Alam mo, kumpleto ang ginawa ni Jesus sa cross. He gave His life, His whole life. Sinuot niya ang pagiging alipin para tayo iangat, i-promote from being condemned to redeem. And so, magitan ng ginawa niya, tayo'y pinatawad at pinawalang sala. At sa araw na ito, sa bawat araw, binigyan ka ng Diyos na kapangyarihan para mamuhay at maranasan ang isang kamanghamanghang buhay. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross Calvary. Manalangin tayo. Father, we thank you. Thank you for shedding your blood on the cross for us, Lord. Na sa umagitan ng iyong dugo ay nilinis mo kami. Ginawang matuwid at karapat dapat sa iyong kaharian. At hindi lang nilinis at pinatawad, kundi binigyan mo pa kami ng mga pagpapala. Sobra-sobra, higit pa sa aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, as we partake this, na your name will be glorified and you alone will be exalted. In Jesus' name, amen. Sabay po nating inumin. Hallelujah. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Father, thank you so much for your love and your grace and your mercy. Bless your people, Lord. Bless each one of us that your name will be exalted, glorified above all earth, Lord. It's our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. One take lang po no sa ating message this morning, that humility is the key for our promotion. And the Lord our God promotes those who are humble. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Because Jesus Christ is the perfect example of humility. He humbled Himself so that ikaw ako masave. Amen? And that salvation is complete in the Lord Jesus Christ. Amen? So this morning, we will also worship our Lord Jesus Christ and our God through giving. So, handa na po natin yung ating mga tent, ating mga tithes and offering. And reminder po, ito po yung ating basket is for our evangelical efforts and ministry po natin. So, dyan po tayo maghahata, magbibigay po for our for the evangelistic efforts of church, ma-fund po natin dyan po. And ang ating mga ushers will go around para sa ating tithes and offering. But before tayo po bigay ng ating tithes and offering, meron pong announcement from Pastor Laibin.
Hello, mga young people. May dagita. Assemblies of God Philippines, nag-celebrate yan ang June 12. Pastor? YA Pray Day. Pray Day. So, mga young people, yan ang Domingo nga maabot. May dagita activity. So, at ang mga matatabo, to be followed na lahat on GC. So, Youth Alive, maging, kung kita, mag-inampuon kita. So, that's it. Okay, mga young people, ano, reminder that there is a YA pre-day. Pray day. Dahil sa June is our prayer month sa mga young people. So, palakpakan po natin mga young people. And as we give today, can we all stand up as we pray for our tithes and offering? And let us recognize the goodness of our God in giving us the strength and the wisdom para makapagtrabaho po tayo. Lord, thank you so much, O God, for this morning, you know, for this opportunity, Lord God, to once again express our gratitude, you know. Hani mo ka maupay, Lord God, paghataging kusog, paghataging noong kaaram, as we work in our offices, as we work, Lord God, in our businesses, you know, as we work on the field, Lord God, in the harvest field, you know, in ang mga ginaalagaan namin yung mga animals, Lord Jesus, and mga trabaho, Lord God, in the sea, Lord God, in the mountains, in the farm, Lord God. And even Lord God, ang mga craft, Ginoo, ginhatag ni mo amon. Thank you so much, O God, for your goodness, Lord. And we could not do that, Lord God. We could not achieve anything, Lord, without you in our life. Truly, Ginoo, that you are the source of everything. And today, Lord God, in our expression of giving, Ginoo, of gratitude, Lord God, and appreciation of all of this, Lord God. Lord, ikaw, Ginoo, ang mapataas, O Diyos. And imungaran, Ginoo, Lord God, mahimaya, Ginoo. And Lord, be magnified, Lord God, through this giving, Lord God, of your people. Lord, we give you glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Blessed be your name.
thank you so much, O God, for your wonderful message this morning, Ginoo. And salamat, Lord God, you truly, Ginoo, you are the promoter, Lord God, of your people. And thank you, God, that we humble ourselves, Ginoo, knowing that you are the source of everything. That without you, Lord God, in our life, we are nothing, Ginoo. And Lord God, as we go back, Ginoo, to our homes, we go back, Lord God, to our communities, we will go back to our work, God. Salamat, Ginoo, that you completely remind us, Lord. And your Holy Spirit is with us, O God, to continue to remind us, ano, Ginoo, kung hino ka mong kinabuhi. Thank you, Lord God. This only by your grace, Ginoo. Only, Lord God, by your love, Ginoo. Only, Lord God, by your power, Ginoo, that we exist, O Lord. And bisan pa, Ginoo, as we go home, thank you, God, so much. Ani mo pag-upod ha amon. Thank you so much, Lord, for this fellowship, Lord God, of your believers, that we will be united, Lord God, in one church, in one head of the church, you, Lord Jesus. Lord, be glorified in the mighty name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. We give you glory. In the name of Jesus we pray, amen and amen. Hallelujah.